Magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na misa. Isama natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Merna Delgado and Family, Rigacho Family, Panlaki Family, Dorado Family, Lydia Cascasan and Family, Jelet Yopanco, Angela Ricafrente and Family, Cervantes Family, Rigodon Family, Leoneda Patrolia and Family, Pilar Sita, Michelle Vargas, Mrs. Edeta Tolentino, Darin Anrem Acevida, Acevida Family, Efren Alcobar and Family, at Veronica Rivas and Family. Nadatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Enrique Alfaro, Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Meldred Ricla, Jasmine Sibildia Lim, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Ricablanca, Lea Rose, Eduardo Salido, Ramon Anilis Lim, Raquel Crami, Emmanuel Bueno, Emmalyn Tamayo, Romeo Rigacho Jr., B.T. Ong, Philly and Cindy Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Armilo Gabriel, Tidinel Bagyo, Renato De Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modisto Bilbaino, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Emilia Flaviano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigtin, Bito Agan, Jayan and Arlene Villanueva, Solomon Parana Senior, Eleo, Estelita, Roth, Charles T., Mila Binigno, Nathaniel Paulo, Aljon, Gerald James Raon, Raon Family, Balyasar Family, Arlinda Liwag, Alejandro Herrera, Emma Alising, Rowena Lona, Daniele Ganyolas, Josephine D. Guzman, Marcelino Basco, Thelma Beterbo, Leonora Villaruel, Violeta Manresa, Sia Angela Casiedo, Anavette Loche, Kyle De La Cruz, Ignacio Javier, Belma Arroyo, Marcelina Dayanan, Lay Eranista, Angelito San Gabriel Acompañado, Aurora Agudo, Maricar Hagyo, Romel Coronel, Raymond Lauron, Manuel De Los Santos, Erlinda Alberto, Melicio Bolong, Milda Songmagpaw, Euphemia Poblete, Aurora Guzman, Wilma Domingo, Judith Denise Cristota Davis, Abby Beres Violita Samio, Elsa Ponteres, Jonathan Agrabante, Samantha Cuadro, Jerry Ligaspi, Esther Maranan, Nathan Mendoza, Siv Kwasay, Melchor Gadi, Alex Querante, Natalie Peñeda, Pearlie Ferrer, Eleonor Lasibal, Achet Manginbin. Natatanging kahilingan ni Francis and Philip Molina, Ronald Salamat, Jelet Yopanco, Lydia Cascasan, Cecil Rigodon, Maria Teres Dison, Rosalina Aguirre, Felisa Casamayor, Jesse Boloran Salunga, Remedios Fajardo Sebeldia, Nilita Labong, John Mark Ramirez, Jasper J. Roda, Erma Ramirez, Maria Orquidia Ancian Samson, Cora Claudio, Cecilia Rigodon, Lane Boromillo, Nicole Casamayor, Raymond Aguot, Rodilio Keth and Rodolfo Quizon, at Pristina Luna. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Rinaldo, Alicia, Conrada, Esmael, Rodolfo, Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Court Marcos, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lorna Mercado, Ross Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Loestro Sr., Mariano Filomino Sr., Brida Filomino,
Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Nancy Estacio, Jose Geron, Wilfrido and Heidi Mariano, Virginia Marcelo, Luis Pedrino, Alfredo Lim, Lerida Magsaysay, Remy Hernandez, Victor and Carlito Lopez, Manuel, Monsignor Jaime Garcia PC, Bishop Cirilo Almario Jr., Cari, Norma Indaya, Michael Rabino, Rosalie Ernesto Banting, Henara Rodriguez, Jeronimo de los Santos, Raimundo and Paulina Aragosa, Joel Bantaran, Erwin Bismanos, Robert Milagros, Rodolfo, Arnold Santos, Vicente, Salvador Algacer, Martina and Ronald Herrera, Virginia Morente, Myrna, Renato, Pedro Virginia Ortiz, Lilian Salaysay, Reynaldo and Rogelio Recafrente, Norma Pinto, Crisanto Santos, Jay Kenrick, Michael Robia, Corazon, Andres, Federico, Alejandro, Lolita Lasaga, Rowena, Eleuterio, Joseph, Cesar, Virginia, Gian, Jose Ferro, Luis Leocito, Adoracion, Romeo, Catherine, Lorenzo, Sardia Jr., Norma Ibanez, Lorenzo Bunayon, Marcelino Manapol, Rosario, Salvador, Artemio, Rodolfo, Danilo, Beatriz, Romeo, Enrique, Sunny Amancio Sr., Rufino Ramirez, Consuelo Anchodoro Cordova, Pepeto Tatoy, Antonio Dayao, Hel Kalina, Angelina Carlos Michael Gardi, Carlos Sr., Lucila, Lotera Isagre, Tomas Liare, Semprosa, at Maria Laarning. Isama rin natin sa ating mga panalangin ang mga kaluluwa na biktima ng sunog sa Calbahari Street, Binondo, Manila, at ang mga kaluluwa na dating naglilingkod sa ating simbahan. Lumuhod po ang lahat. Oratio Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo po ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapalalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at tabag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at poot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal
kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may pagdududa, pananampalataya, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, ipanalangin mo kami. Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong koraparoko, Reverend Father Douglas Libado. Ang iyong
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, nasusulat na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, sa alipin ang isa at ang isa'y sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari. Ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinhaga, larawan ng dalawang tipan ang dalawang babae. Ang isa ay ang tipan sa bundok ng Sinai na kinatawanan ni Agar. Ang kanyang mga anak ay pawang alipin. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina ayon sa kasulatan. Magsaya ka o babaeng hindi nagkaanak. Humiyaw ka dahil sa kagalakan. Ikaw ay di nakaranas ng pagdaramdam sa panganganak sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin kundi ng malaya. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin uli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman tayo pong lahat. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan. Magmula ngayon, magpakailanman, tugon. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon, pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit, ang pagkadakila, tugon. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit kanyang minamasdan mula sa alabok ng mga mahirap. Sa pagkagulami ay itinataas, tugon. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Tumayo po ang lahat. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninibe, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit igit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at ahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang narito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Madalas po na ating naririnig sa mga pagbasa natin, sa mga sulat ng mga apostol ni San Pablo, kung gaano kahalaga at ka-importante yung pagkakaroon ng pananampalataya. Mas binibigyan diin ang pananampalataya kaysa sa mga ritual, kaysa sa mga tradisyon o mga kultura na ating pong nakagisnan. Sa unang pagbasa ay kinaklaro ni San Pablo na siyang ipinadala at sinugo ni Jesus para sa mga Hintil. So iba yung kanilang kultura kumpara sa mga Hudyo. At pinapaalala niya na si Kristo ay namatay para sa lahat, tuli man o hindi, ayon sa kanilang kultura, ayon sa kanilang paniniwala. Kasi sa mga Hudyo, ang sinasabi nila ay kailangan niyo munang magpatuli bago namin kayo tanggapin sa aming pananampalataya. Eh sa pahayag ni San Pablo na ibinigay sa kanya ni Jesus, hindi na kinakailangan kasi malaya man o alipin, tuli man o hindi, ay inanyayahan ni Kristo. Dahil iniligtas nga ni Kristo. Kaya ngayon, sabi din ni Kristo sa ating Ebanghelyo, saan ba natin, no, paano ba maihahambing o maipapaliwanag ang mga henerasyon natin ngayon? Lagi tayong naghahanap ng palatandaan. Mahal ba talaga ako ng Diyos? Mapapatawad ba talaga ako ng Diyos? At dahil hindi natin kayang sagutin ito, saan tayo nauuwi? Sa depression. Eh, hindi natin maipaliwanag, hindi natin masagot. Pero sabi, naririto na ang palatandaan, ang tanda ng pag-ibig ng Diyos, ang tanda ng awa ng Diyos. Kaya nga ipinako si Kristo, namatay, pinako, muling nabuhay. At ito yung mga sinasabi na rin ni Kristo na nangyari na. Pero kung hindi pa rin natin bubuksan ang ating pong mga puso't isipan, eh walang mangyayari nito. Kaya nga kadalasan pinaghahalo-halo natin kung ano-ano yung mga kultura, kung ano-ano mga practices para lamang masagot na pinapakinggan na tayo ng Diyos. Pananampalataya nating Katoliko, haluan natin ng iba, may mga pamahiin pa tayo. Nasaan yung pananampalataya natin kay Kristo? Kaya nga, nandito, kung titignan mo lang, yung krus na yan, yan mismo yung palatandaan ng pag-ibig at awa ng Diyos na ibinigay ng Diyos para sa atin. Kaya nga itinaas. Kailangan lang natin tumingin. Problema lang talaga, kasi nga ang questionable sa atin, yung pananampalataya natin. Madaling sabihin sa salita na may pananampalataya tayo.
Pero kapag sa mga panahon na tayo ay sinusubok, doon talaga natin, ano ba, naniniwala ba talaga tayo dyan? Ano ba talaga ang tingin natin dyan? Pahit tayo ng pahit, luhod tayo ng luhod. Ano pa bang ginagawa ng mga tao ngayon pag sa krus? Hagimat, pang-display, pang-fashion. Kaya laging ang titingnan sa atin, nananalig ba talaga tayo kay Kristo? Kung sasagot tayo ng yes, susubukin din yung ating pananalig. Ngayon, kung wala pa tayong pananampalataya, ito ang sinasabi sa atin, mahal tayo ng Diyos. Sino man tayo, ano man ang katayuan natin, ano man ang nagawa natin sa buhay, ginawa ni Jesus ang pagpapakasakin, pagkamatay at muling pagkabuhay para sa ating kaligtasan. Amen. Magsitayo ang lahat. Bumabaling tayo sa panalangin sa Diyos Ama para sa biyaya ng pagbabagong buhay at makatugon ng may katatagan sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga puso ng lahat ng lalaki at babae naway mapanumbalik sa Panginoon na tumawag sa daigdig sa pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At inawa tanggapin ang buong mensahe ng Ebanghelyo, pati na ang mga salitang bumibigkas ng pagsubok at sa krus. Sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ng mga mamamayan ng Nineve, naway itakwil natin ang mga masamang pamumuhay at bumaling tayo sa Diyos ng buong pagpapakumbaba at nagsisising espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at matatanda, naway makatagpo ng kasiguruhan at pagmamahal mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway tumanggap ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa, dahil sa kalupitan ng digmaan, at daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Sana sa kaitaasan pinagpala ang napahirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, inawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Alberto at Aurelio, na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, inilulog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Father. Umayong nag-ipahayag kanyang pagkalingat, Aba, isa buhay, pag-ibig at katarungan, ganda ng kanyang kaharian. Ang mga dakil at dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. Umayon at ipahayag kanyang pagkalingat, Aba, isa buhay, pag-ibig at kahit